Panginoon na kilailan kalangalan. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngala ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong pinakadakilang magagawa ay magpatawad at ang iyong laging ipinakikita ay pagkahabag. Padaluyin mo sa amin ang walang humpay ang kagandahang loob mong sa aming inilaan upang sa pagkakamit namin sa pangako mong bigay, kami gawin mong kasalo sa ipagkaloob mo sa kalangitan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Job. Sinabi ni Job, "Aking mga kaibigan, ako'y inyong kahabagan, at sa galit ng Diyos, ako'y kanyang ibinuwal. Bakit ako'y inuusig, waring kayo itong Diyos? Di ba kayo makasawang pahirapan akong lubos? Sana ang sinabi ko'y maitalat maisulat, at ito'y magawang isang buong aklat. At sa bato maiukit itong mga salita ko upang habang panahoy mabasa ng mga tao. Alam mo, di matutulog ang aking tagapagligtas na sa akin magtatanggol pagdating nitong wakas. Pagkatapos na maluray itong buong balat, ang Diyos ko'y mamalas kahit naman ay magnas. Siya'y aking mamamasdan at mukhang makikita ng sarili mga mata at di ng sino mang iba. Ang puso ko'y nananabik, namamasdan ko na siya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Makikita ang may kapal sa kanyang lupang hinirang. Makikita ang may kapal sa kanyang lupang hinirang. O Diyos, ako'y dinggin sa aking pagtawag. Lingapin mo ako sa aking mahabag. Ang panyaya mo'y lumapit sa akin. Huwag kang makukublit, kita'y hahanapin. Makikita ang may kapal sa kanyang lupang hinirang. Huwag kang magagalit, huwag mong itatakwil, akong katulong mo at iyong alipin. Tagapagtas ko, huwag akong lisanin. Makikita ang may kapal sa kanyang lupang hinirang. Ako'y nananalig na bago mamatay, masasaksihan ko ang iyong kabutihan
na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoon Diyos tayo magtiwala, ating patatagin ang paniniwala, tayo umasa sa Kanyang kalinga. Makikita ang may kapal sa Kanyang lupang hinirang. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Ang Diyos ay mag-ari na, taligdan ang tanang sala, manalig sa balita niya. Alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Panginoon ay humirang pa ng 72. Pinauna niya sila ng dala-dalawa sa bawat bayan at pook na patutunguhan niya. Sinabi niya sa kanila, "Sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Idalangin ninyo sa may-ari na magpadala siya ng mga manggagawa sa kaniyang bukirin. Humayo kayo. Sinusugo ko kayong parang mga kordero sa gitna ng mga asong gubat. Huwag kayong magdala ng lukbutan, supot o panyapak. Huwag na kayong titigil sa daan upang makipagbatian kaninuman. Pagpasok ninyo sa alimang bagay, sabihin muna ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung maibigin sa kapayapaan ang nakitaroon, sasa kanila ang kapayapaan. Ngunit kung hindi, hindi sila magkakamit nito. Manatili kayo sa bahay na inyong tinutuluyan. Kanin ninyo at inumin ang anumang idulot sa inyo, sapagkat ang manggagawa ay may karapatang tumanggap ng kaniyang upa. Huwag kayong magpapalipat-lipat ng bahay. Kapag tinanggap kayo sa alinmang bayan, kanin ninyo ang anumang ihain sa inyo. Pagalingin ninyo ang mga may sakit doon at sabihin sa bayan, nalalapit na ang paghahari ng Diyos sa inyo. Ngunit sa alinmang bayang hindi tumanggap sa inyo, lumabas kayo sa mga lansangan nito at sabihin ninyo, pati ang alikabok dito na dumikit sa aming mga paa ay ipinapagpag namin bilang babala sa inyo. Ngunit pakatandaan ninyong nalapit na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Sinasabi ko sa inyo, ang araw ng paghuhukom ay higit na mabigat ang kaparusahan ng mga tao sa bayang yaon kaysa dinanas ng mga taga Sodoma." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa lahat.
Pag-usapan natin ang Ebanghelyo ngayon. Pag-usapan natin ang misyon na gustong ipagawa ni Jesus sa kanila. Humirang pa ng 72. Ibig sabihin po, bukod dun sa 12 alagad na kaniyang pinili na tinawag sa iba't ibang pagkakataon at sa iba't ibang pangyayari, siya ay muling pumili ng 72. 12 at 72. Ano ba ang kahulugan nito? Bakit kailangang lagyan ng numero? Una, ang ating kaisipan ay dapat nakatuon sa nais mangyari ni Jesus. Alam natin na si Kristo ang karurukan ng kasulatan. That Jesus is the fulfillment of the scriptures. Ibig sabihin po, wala nang bagong Kristong darating na ipahayag na ng Diyos Ama ang kaligtasan ng bayan sa pamamagitan ng kaniyang anak na ipinako at muling nabuhay sa kamatayan. Kung mayroon pang sisigaw na siya ang Kristo sa panahon ngayon, fake news na yon. Nag-iisip na lang yon ang sarili niyang pataka sa buhay. Dahil ang Kristong dumating ay siya rin Kristong babalik na siyang nagtindig at nagtayo ng kaniyang bayan. Dahil siya nga ang fulfillment of the scriptures, ibinabahagi sa atin ng kaniyang misyon ay ang buuin ang bayan ng Diyos. Na ang bayan ng Diyos ay hindi na exclusive sa mga Hudyo. Dahil ang Hudyo na kaniya rin kasamang iniligtas ay hindi naniwala sa kaniyang misyon. Ang 12 ay sagisag ng 12 lipi ng Israel. At ang 70 o 72 ay sagisag ng mga elders o matatanda ng bayan ding hinirang noong unang panahon. Sa lumang tipan, sila ang tumatayong gabay sa kanilang paglalakbay patungo sa lupang pangako. Ang ating lupang pangako ngayon ay ang langit. Ang ating lupang pangako ngayon ay ang kaharian ng Diyos na ang lahat, hindi lamang ang mga Hudyo, kung hindi ang lahat ng naniniwala kay Kristo ay kasama niya, dinadala at naglalakbay patungo sa lugar na iyon. Ang 12 ay ang bago at mga alagad ni Jesus na siyang magiging pundasyon ng kaniyang simbahan. Hindi na ito bayang Israel. Ito ang bagong bayang Israel, ang simbahan. Ang 70 ay ang mga elders na katulong niya upang maipahayag ang kaniyang misyon ng pagbabalik loob sa Diyos. Kaya ang kaniyang mga bilin ay mahalaga. Ang mga bilin na kailangang nakafocus kayo sa inyong gagawin at sa inyong misyon. Hindi kayo nakafocus sa sarili ninyong lakas. Hindi kayo nakafocus sa sarili ninyong talino. Hindi kayo nakafocus sa sarili ninyong resources. Ang focus natin, anuman ang mangyari, ay ang madala ang bawat isa sa paniniwala na mayroong langit at mayroong Diyos na naghihintay sa atin.
Ang Ebanghelyo ay pagtatatag ng kaniyang bagong simbahan na ang ating sinusundan ay ang Kristo na siyang nagbigay ng awa at ng pag-ibig sa lahat. Doon po sa huling bahagi ng Ebanghelyo, sapagkat ang manggagawa ay may karapatang tumanggap ng kaniyang upa. Ito ay barter, palitan. Kung ikaw ay may ginagawa para sa kaniyang kaharian, ang iyong upa o gantimpala ay matatanggap mo doon sa kaniyang kaharian. Kaya nga po, kung tayo ay mga Kristiyanong gising sa misyon ni Jesus, ang ating ginagawa ngayon, ang ating pagiging misyonero sa panahon ngayon ay mayroong naghihintay na gantimpala sa langit. Ang isang bagay na dapat palagi nating daladala ay ang kapayapaan. Sapagkat ang taong sumusunod at naniniwala sa Diyos ay palaging may kapayapaan sa kaniyang puso at sa kaniyang buhay. Kapag wala po yung kapayapaan, ito ang una nating ibinibigay. Kapag wala ito sa atin, hindi natin pwedeng sabihing tayo ay sumasampalataya sa iisa at buhay na Diyos. Kapayapaan ang dapat nananaig sa puso ng lahat. Bakit po kaya kapayapaan? Kasi ang tao ngayon, madaling uminit ang ulo. Mahaba ang pila sa sasakyan. Umiinit ang ulo. Kahit ako, umiinit din ang ulo ko eh. Mahaba ang pila. Bibili ka na nga lang ng gamot. Haba pa ng pila. Kakain ka na nga lang doon sa fast food na sinasabi, no? Kaya tinawag na fast food. Dapat mabilis ang serbisyo. Pero ang tagal-tagal. Ang binibili mo lang naman, isang manok. Ang tagal mong maghihintay. Yung mga karanasan natin sa buhay, yung mga pang-araw-araw na sitwasyon, parang palagi tayong sinusubok sa kapayapaan. Kaya siguro ang dapat natang maging mantra ngayon, relax, chill lang tayo. Diba no? Katulad, pagsisimba kayo, relax lang. Huwag kayo magmadali. Yung iba, papasok lang ng konti. Siguro mga 15 seconds. Lalabas na. Relax. Minsan gusto ng Diyos na mag-relax tayo. Huwag tayo maging aligaga sa mga bagay na hindi naman mahalaga. Pagsimba, simba lang. Huwag niyo munang isipin kung anong lulutuin niyo mamayang tanghali. Wala pa yun eh. Mamaya pang tanghali iyon, pero iniisip niyo na. Ang sabi sa atin, relax. We depend on God. Malay mo, hindi na dumating yung tanghali. Nagunaw na yung mundo. Hindi na tayo nakarating mamayang tanghalian. Pero, nakalimutan mo yung oras at araw sa pagkakataong yun na dapat kasama mo ang Diyos dahil mayroon kang kapayapaan. Napaganda ng buhay kung ang bawat isa ay chill lang sa Diyos. Chill ba kayo? Relax ba kayo? Hinga po nga kayo ng tatlong beses. 1, 2, 3, hinga. Pag naninikip ang dibdib ninyo at naiinis kayo, huminga kayo. Bumilang kayo ng tatlo. 1, 2, 3. Lord,
Thank you. Tingnan ninyo yung pakiramdam ng taong relax kesa sa taong stress. Kitang-kita. Naiinip ba kayo? Masarap kaya na kapag nakikita mong naiinip ang isang tao, tatagalan ko ng homily. Dahil minsan, kailangan nating mag-relax sa Diyos. Relax lang. Damhinin niyo ang bawat galaw. Damhinin niyo ang bawat paglakad. Damhinin niyo ang bawat paghinga. Sapagkat kung magagawa mo ito, nangangahulugang nakatira si Kristo sa iyo. Huwag kang makipag-unahan. Bayaan mo na sila. Mauna na silang mamatay. Gusto nilang mauna eh, kahit sa mga sasakyan. Nagmamadali ang lahat ng tao. Sige, relax. Relax lang po. Makita ninyo kung relax kayo sa maghapon, magiging masarap ang tulog nyo. Wala kayong bigas, relax. Hindi kayo makakakain sa buong maghapon, relax. Yun mga nangangamalimos nga dito sa ano, sa palibot. Hindi na naliligo pero buhay. Kasi relax sila. Nakita nyo ba? Relax lang sila sa mga 5 pisong nahihingi nila. Pero yung mga tao, ngayon, ang dami ng pera, hindi pa rin relax. Kumbaga parang hindi maganda na makita mo ang sarili mo na ikaw din na nagpapahirap dahil nag-overthink ka sa mga bagay na hindi pa nangyayari. Isipin natin na ang Diyos ay palaging kumakalinga sa mga taong naniniwala at yumayakap sa Kanya. Ngayong araw, ito ang inyong sasabihin sa inyong mga kasambahay. Relax lang tayo. Bahala si Lord. Amen? Mag-iingat po kayo ngayong araw at pagpalain tayo ng poong may kapal. Magsitayo po ang lahat. Nang adi at ipanalangin natin ang mga pangangailangan ng simbahan at ng buong mundo. Basbasan mo ang aming pagpapagal, O Panginoon. Basbasan mo ang aming pagpapagal, O Panginoon. Ang lahat ng sumasampalataya, naway maging mulat na tinawag ng Diyos sa pagpapalaganap ng Kanyang kaharian ng kapayapaan sa daigdig. Manalangin tayo. Basbasan mo ang aming pagpapagal, O Panginoon. Tayo naway maging mulat sa ating dubasyan ng magpahayag ng mabuting balita ng kaligtasan sa ating pamayanan. Manalangin tayo. Basbasan mo ang aming pagpapagal, O Panginoon. Ang mga magsasakang nagbubungkal ng lupa, naway biyayaan ng mabuting panahon at mayamang ani. Manalangin tayo. Basbasan mo ang aming pagpapagal, O Panginoon. Ang mga may sakit at mga nahihirapan sa buhay, naway makilala ang Diyos na nagmamalasakit sa kanila sa pamamagitan ng pag-aaruga ng kanilang mga kapamilya. Manalangin tayo. Basbasan mo ang aming pagpapagal, O Panginoon. Ang mga tapat na yumao na nagpagal sa buhay na ito, naway tumanggap ng makalangit na gantimpala. Manalangin tayo. Basbasan mo ang aming pagpapagal, O Panginoon. Ama naming nasa langit, tulungan mo kaming makilahok ng masaya sa gawaing pagpapahayag ng iyong ebanghelyo sa pamamagitan ng halimbawa na aming ipinakikita sa aming buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Thank you.
sa'yo. Ahain sa kabutihan mo, ngunin at tanggapin, alay sa'yo, pasasalamat ng puso. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, loobin mong ikalugod ang aming paghahandog at ito nawa ay siyang magkaloob ng iyong pagpapalang sa aming umaagos sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kaniyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian.
Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugud-lugud sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumayin niyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Jesus ang ating walang hanggang kapayapaan. Ito ang Kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. Isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Ako'y iingatan. Ang
laging nasa pili na. O Diyos, pakinggan mo ang aking tawag at sa aking maawat mahabag. Buhay ko ay pagtangkaan, buhay ko ay pagtangkaan, sa'yo pa rin magtitiwala kailanman. Panginoon ang aking tanglaw, sa panganib ako'y inatan. Panginoon ang masisintak, matatakot kung ako'y lagi nasa pili na. Announcement. Muling inihahandog ng ating simbahan ng Nazareno Medallion. Mabibili po ito sa ating Parish Finance Office. Ito po ay nagkakahalaga ng 25 pesos. Ang malilikom po ay gagamitin sa pagsasaayos ng electrical system ng ating simbahan. Mga paalaala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba. Sa Basilica Minor at Pambansang Dambana, Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming banal na pakikinabang ay magdulot nawa ng kagalingan sa aming katauhan upang kami makatambal sa kalwalhatian ng aming nilalahukan sa tiniis na kamatayan na amin ngayong ipinahayag sa ginanap na pagdiriwang sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos lang ating pagdiriwang, humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Sa Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami
sa kasalanan. Ang Diyos mong kinamatayan ay sabisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin.